아, 난 나게 까네요. 예스! 굿 모닝! 이안! 하나 So, good morning po sa lahat. And, kamusta po kayo? Tingnan ko lang yung tura natin sa live. Siguro, mas maganda na silent yung inyong phone. Yung mga nakasama ko dito. Ayan. So, live na po tayo. Good morning po sa lahat na empowered consumer. So, kamusta po kayo? And sa lahat po na Jail Project students, kamusta? Share niyo na po. I-share niyo na po itong live presentation ko para makapag-start na po tayo. Di po ba? Ayan. Ayan, sakto lang. Sakto lang po. Ayan. So, ilan na yung viewers natin? Ilan na? 82. 82? Bilis ah. Di ba? Ayan. So, inom po tayo ng coffee. Pogi ba ako sa live? Maliwanag ba? Maliwanag. Pwede po kayong pwede po kayong mag-comment kung okay po yung audio ko. Ayan. So, pwede pong i-share nyo na po itong live presentation ko para marami po tayong mga matulungan dito sa opportunity na to. Okay? Para marami pong makaalam kung ano po yung pinagkakaguluhan sa online negosyo. Di po ba? So, titingnan ko po yung mga naka... Ayan. ₱135 na yung ano natin, yung viewers natin. So, siguro bago ako mag-start, mag-shoutout muna ako sa mga naka-tune in, ano? So, first of all, gusto ko pong magpasalamat sa Jail Project dahil na-invite po ako para mag-share na at the same time kung ano po yung nangyari sa akin dito sa Empowered Consumerism. Okay? So, ayan. So, ang dami na pong nanonood. Nasa 165,000 ako. Grabe! Di ba? Ayan. Maliwanag po. Ayan. So, thank you po. Miss Tanya Morales. Ayan. So, ang dami nang nanonood. Nasa 183,000. Siguro mag-start na po ako para at least, kumbaga marami naman din nanonood na. So, para bago ko po umpisahan yung opportunity, magpapakilala po muna ako sa inyo para at least malaman nyo sino ba si Adrian Padilla, ano ba yung background ni Adrian Padilla bago ma-involve dito sa Empowered Consumerism. Okay? So, welcome to Empowered Consumerism. So, magpapakilala po ako sa inyo. Yan. So, ayan o. I'm Adrian Padilla. So, ang background ko po before ako ma-involve dito sa office na to, dati po akong nag-work sa LBC. So, alam niyo po ba yung LBC? So, yung LBC po is Hari ng Padala. Ayan. So, more than 10 years po ako naging empleyado. And katulad mo na nanonood ngayon, na-invite lang din sa ganitong klase ng negosyo. So, naalala ko po, bago po ako magtuloy-tuloy, ikwento ko lang po sa inyo kung paano ako na-involve. So, paano ako nag-start dito. So, katulad nyo po, na-invite lang din, ang nag-invite po sa akin, kaibigan po. Maliwanag po ba yung video? Sa inyo, maliwanag ba? Maliwanag? Hindi, sa inyo po. Sa inyo, okay? Maliwanag? Okay. Okay.
So ano po, na-invite po ako ng isang kaibigan. Nung time na na-invite po ako dito, sarado po yung isip ko, to be honest po, sa lahat ng mga nanonood. Ano? Kasi ang mindset ko po kasi before sa employment, pag pumasok ka ngayon, uy, wala pong sounds. Ayan. So ang mindset ko po before, yung ino-offer niya po kasi sa akin is sales, no? So, ang ano ko po, ang mindset ko po before is, kumbaga, pag wala pong benta, wala pong kita. Okay? So, hello, nagpe-presenta po ako. Ayan. So, ang nangyari po sa akin, hindi ko po pinansin yung taong nag-invite po sa akin. So, ako po, nagtuloy po ako sa LBC. Yung kaibigan ko po nagtuloy po dun sa opportunity na inaalok niya po sa akin. And after 3 months, binalikan po ako nung kaibigan ko, nakakotse na po siya. So imagine kung ikaw man yung nasa kalagayan ko, syempre, una-una, maingit ka, tama po ba? Ma-amaze ka, ma-inspire ka. Kaya nung nakita ko yung, nakita ko po yung opportunity, nakita ko yung resulta niya, so hindi na po ako nagdalawang isip. Kumbaga, gusto ko na siyang go-in. Kasi bakit? Nasasalamin ko sa kanya kung ano yung pwedeng mangyari sa akin doon sa opportunity na ino-offer niya sa akin. So ngayon, sinama niya po ako sa office, sa head office po. So hindi ko po makalimutan dahil pinakilala po ako sa isang tricycle driver tsaka sa isang barbero. And yung dalawa na yon that time, is kumikita po sila ng 50,000 isang buwan. Weekly 50,000 weekly naka Honda Civic and naka Mazda 3. So syempre unang reaction ay abangan ako dahil wala po ako noon. 'Di ba? So ganun naman minsan ang ako po ha, personally para sa opinion ko po. So yun po yung nangyari sa akin, nayabangan po talaga ako kasi nga kumbaga parang sabi ko hindi sila professional pero yet nagkaroon sila ng ganung results. Okay? And so doon ako na ano, pangalawa, na-realize ko na kumbaga yung na-realize ko na kung nagawa nila, walang dahilan para hindi ko po magawa. So ibig sabihin, yung yabang na na-experience ko po, yung yabang na iniisip ko, kinonvert ko na lang siya as challenge. So chinallenge ko yung sarili ko na sabi ko, kung nagawa nitong dalawang to, walang dahilan para hindi ko po magawa. And nung nakita ko yung ano, nung umattend na po ako ng presentation, actually may products po tayo. Okay? Pwede pa paabot tong ano, yung products sa room. Yung ano po, yung C24/7 saka yung ano po, yung galang po ako kunin ko lang po. So ito po. Ayan. So ito po yung products. Ayan po. Ayan. So ito po yung produkto. And ito po siya. Ayan. So doon ko lang po nakita na sobrang ganda po ng products. No? Lalo na sa panahon ngayon, kailangan natin ng products. No? So sabi ko, nung pinakita sa akin yung produkto, sabi ko, ito pala yung tinatanggihan ko na pwede palang makatulong sa akin. And nung time na yon, wala naman po ako sakit. Okay? Pero naisip ko, sa pamamagitan ko, no, marami ako pwedeng matulungan dahil may mga kamag-anak po ako na nagsasuffer ng arthritis, diabetes, high blood, and iba't ibang klase ng sakit. So sabi ko, once na ma-involve ako dito sa opportunity na to, makakapag-share ako ng magandang product sa kanila. And yun po, kumbaga yun po yung naging mindset ko. And ang nangyari po sa akin, sobrang excited dahil gustong-gusto ko na pong mag-join. Okay? Nung diniscuss po yung opportunity na i-discuss ko po sa inyo ngayon, okay? So, doon ko na-realize na ang tagal ko nang nagtatrabaho, wala pa rin po akong savings. Wala pa rin po akong ipon. In case of emergency, wala po akong huhugutin. Kaya ano nangyari sa akin? So, doon ko lang na-realize na, kumbaga, kailangan kong subukan itong opportunity na to. And,
sobrang excited pag uwi ko po sa bahay, kinuwento ko po sa misis ko yung opportunity na nakita ko. Sobrang excited. Sabi ko, Han, nakakita na ako ng kumpanyang magpapayaman sa atin. And sabi ng asawa ko, ayan, gutom lang yan. Di ba? So bakit? Dahil 2 a.m. na po ako nakauwi ng madaling araw. Bakit 2 a.m. na? Dahil pinakilala po ako dun sa mga ordinary na tao na naging extraordinary. So sad to say, yung misis ko, ayaw niya po ako na ma-involve dito sa opportunity na to. Kaso nga lang, ang sa akin po, kumbaga, iniisip ko lang din na kung hindi ko itatry yung opportunity na ino-offer sa akin, at yung opportunity na nakita ko, no? Kumbaga, yung resulta ko paulit-ulit lang. So, ang ginawa ko po is, sabi nga nila, pagka gusto mo, may paraan. Pagka ayaw mo, maraming dahilan. Tama po ba? So, ang ginawa ko po, hindi po ako talaga makatulog dahil nakita ko na, sobrang clear na sa akin na pag sinubukan ko tong opportunity na to, sabi ko, nakikita ko na yung mga dreams, yung mga resulta na pwede ko pong makuha. So, ginawa ko para ako maka-join, para sumubok, nagsala po ako ng ATM. So, tayo mga Pilipino, sanay po tayo mangutang. Totoo po yan. Okay? So, ngayon, ang ginawa ko, nagsala ako ng ATM, hindi po alam ng asawa ko. So, nilihim ko lang po. Kasi, sanay naman po ako mangutang. Bakit? Ang buhay ko po, sa loob ng 10 years, dati po akong taga London. Loan dito, loan doon. Uy, tumawa naman kayo. Sorry. Ayan. Mahirap ko pala pag nag-present dito sa live, ano? Hindi mo alam kung nakasimangot yung guest mo. Hindi mo alam kung nanonood ba siya. Pero anyway, guys, sabi nga, kumbaga, napakaganda po ng opportunity na nangyayari ngayon kasi through online, pwede mo siyang gawin. So, ano po nangyari sa akin? Kinukwento ko lang po sa inyo dahil para at least malaman nyo kung ano yung nangyari sa akin, pwede pong mangyari sa inyo. So, nangyari po sa akin, lahat po ng produkto ko, hindi po nakikita ng misis ko kasi tinatabi ko po siya. And, kumbaga, ginawa ko yung opportunity part-time. Okay? Kung sa mga nanonood po dito ngayon, kung ikaw po ay nagtatrabaho, pwede mo itong gawing part-time. Okay? Especially sa mga OFW po, ano? Kung ikaw po ay nauubos yung oras mo sa pagiging OFW, sa Facebook ka lang ng Facebook, so mas maganda na nalilibang ka, pwede kang kumita. Mas maganda na nalilibang ka at the same time, kumikita ka. So sa mga tambay po, ayan, maraming tambay po ngayon na nasa bahay lang. So pwede mo itong gawin na full time. So ang nangyari po sa akin, sige po, next. Ayan. So ayan po ako dati. Maliwanag ba? Clear ba siya? Clear? Maliwanag ba sa screen? Ganun, yes. Tingnan ba? Maliwanag. Ayan. So, ayan po ako. And kung titingnan niyo po, ang payat ko dyan. Ayan. Hindi pa uso yung pukhang dyan. Di ba? So, ayan po. At the age of 20, nagkaroon po ako ng baby. Maaga po akong nagkaroon ng pamilya. Ayan. Next po, next. So, ito po yung ID ko sa LPC. Ayan, patunay po na nagtrabaho po talaga ako. And, kumbaga, sa 10 years, sa pagiging empleyado ko po, wala akong masama sa pagiging empleyado, no? Marangal po yung trabaho ko. Pero doon ko lang na-realize na kung may pangarap ka pala sa buhay, huwag kang tatanda sa pagiging empleyado. Dapat po yan, dinadaanan lang, huwag mong tatambayan. Dahil sa 10 years ko po, ang naipon ko talaga dito, payslip lang tsaka uniform. O, ayan po. So, next. So, eto po. Ano na po ba yung nangyari sa akin? Okay? So, along the way, ginagawa ko yung opportunity part-time and nakakatuwa po after 7 months doing part-time. Eto po yung first card ko. Palakpakan naman dyan. Yes. So, imagine nyo guys ha. 7 months ko po nilihim sa misis ko na ginagawa ko yung opportunity part-time. And hindi niya po alam na meron po akong part-time job or part-time extra income na ginagawa. And lumabas ako ng bahay, naka-uniform ako ng LBC. Pag-uwi ko po, naka-uniform pa rin ng LBC pero naka-kotse na. So syempre, ikaw man yung lumagay sa katayuan ko, magugulat ka ba?
Yes, magugulat. Magugulat yung misis ko. Nagulat talaga. Kasi 7 months lang may kotse. Ngayon, ang tanong niya sa akin, saan galing yan? So, sabi ko, ito yung resulta ko sa kinukwento ko sa'yo na opportunity. Alam mo, sabi niya sa akin, buti na lang, Ayan, hindi ka nakinig sa akin. Okay, so sabi niya, matigas daw yung ulo ko, di ba? Kasi ang naging mindset ko dati, naalala ko po, pag meron kang nakita opportunity, kahit hindi mo alam kung kahit hindi mo siya alam kung paano gagawin, ang mahalaga, subukan mo. Kasi hindi mo malalaman kung para sa iyo to kung hindi mo itatry. So, ang naging prinsipyo ko po is yung pera na i-invest ko dito or yung kakapital ko dito, yung pera kasi pwedeng bumalik eh. Pero yung panahon, pag lumipas, hindi mo na may babalik. So, nagtuloy po ako and nakakatawa po kasi sa 10 years ko, wala po ako talagang nabiling resulta. Kasi nga, sabi nga nila, di ba, kaya ka nagtatrabaho, naghahanap ka ng ikabubuhay, kaya pala hanap buhay lang. Hanap buhay. Di po ba? So, nagtuloy-tuloy po ako and ayan po, after 3 years, actually po, ano, yung 1 year time ko po, nag full time na po ako sa opportunity na to and dumating sa point na yung 1 month salary ko po sa pagiging empleyado, inikita ko na po siya ng 1 week. Kaya sabi ko, bakit ako magtsatsaga ng 1 year, ng 1 month, kung pwede pala kumita ng 1 week. So, nag-resign na po ako. And nung nag-resign po ako, doon ko po kinarir ng gusto, no? Kasi part-time, nakabili ako ng sasakyan. And nung pinultime ko po siya, eto po yung nangyari sa akin, nakapagpatayo po ako ng house and lot. Yan, palakpakan naman. Yes. So, shoutout po sa lahat ng mga nanonood. Nasa 280 na po ang nanonood ngayon. All over the globe. Ayan. So, next. And nagtuloy-tuloy. Nakakatuwa po dahil nakadalawang sasakyan na din po ako. Ito po yung aking first car. Tigisa na po kami. Ayan. So, ito po yung aking second car. Di po ba? So, kinukwento ko lang po ito sa inyo, pinapakita ko lang po ito sa inyo, hindi po para ipagyabang. Kumbaga, pinapakita ko sa inyo to na once na gawin mo itong i-explain ko sa inyo ngayon, no, once na susubukan nyo yung i-explain ko sa inyo ngayon, okay, ito yung future na nag-iintay po sa inyo. Okay, di po ba? Sanay po ako mag-commute, sanay po kami mag-commute. Pinanganak po kaming commuters. Di ba? Yung sanay na nagta-tricycle, nag-jeep, nagbaba, sanay po kami doon. Pero because of this opportunity, ngayon po, ayan na po yung nangyayari sa amin. So next. So naging part din po ako ng top 50 ng company. And nakakatawa po, ayan po. So, ibig sabihin, once na gawin mo itong opportunity na to at kumikita ka dito, nare-recognize ka po. So ayan po yan. So next. So, yung nakita nyo pong baby kanina, eto share ko lang po sa inyo, yung nakita nyo pong baby kanina, wow, 332 na. Yung nakita nyo pong baby kanina po, yun po yung aking anak na ngayon, dalaga na po siya. So, estudyante po siya, ginagawa niya tong opportunity part-time po through Facebook. Nakakatuwa po dahil ang average niya ngayon, kumikita siya ng 50 to 100,000 sa loob ng isang buwan. Estudyante. Nag-aaral sa San Beda. So, di ba? So, ibig sabihin, ang maganda po dito, yung pinang-tuition niya, galing na po dun sa income niya dito sa opportunity na to. And, sobrang proud bilang isang ama na nakikita mo yung anak mo na maganda yung school na pinapasukan at maganda yung buhay na nangyayari sa kanya. Kaya, buti na lang talaga sumubok ako. Next. So, dumating sa point, kung mapapansin nyo po guys, ayan po, 1.1 million income using Facebook. So, dumating sa point na habang nagpe-Facebook kami, okay, ako, pwede ka palang kumita ng ganito. And i-discuss ko po sa inyo kung paano po siya gagawin at paano ka kikita ng ganito. And naniniwala po ako na gusto mo din kumita ng ganito. Tama po ba? So, hindi to birong income. Sobrang laki po niyang income na yan. Ang maganda dito, kahit sino ka, kahit ano yung background mo,
kahit nasan ka ngayon, ito yung equal opportunity para sa lahat. And sabi ko nga, kahit nasang bansa ka, nandito ka sa Pilipinas, or nasa ibang bansa ka, basta may online, basta may internet, basta nagpe-Facebook ka, pwede itong mangyari sa'yo. Next. So, sunod-sunod po yan. Naglabas po ako ng 1 million na income. Next. Ayan. Pwede na po ba? Palakpakan nyo naman. Yes! Di ba? So, next. Ayan po. So, nakita nyo po ano po yung nangyari sa akin. Nakabili po ako ng dalawang sasakyan. Meron po akong house and lot. And ang ganda po ng kinikita. And ito yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa, i-discuss ko po sa inyong opportunity. Pre-travel. Diba? So, ibig sabihin, alam mo yung habang ginagawa mo yung negosyo, nakakapag-travel ka ng libre. Diba? So, papakita ko po sa inyo saan po ako nakapag-travel. Ayan! So, ito yung first country na napasyalan ko. And ang maganda po dito, ilang beses na din po ako nakapunta ng Hong Kong. And yung first time ako, second time, nakasama ko na po yung family ko. Ayan, oh. So kung makikita nyo po. Ayan, so grabe po sa Hong Kong. Napakaganda po dyan. Lalo na pag nakapunta ka sa Hong Kong Disneyland. So hindi ko makalimutan yung mga bata dito sa Hong Kong eh. Kasi maliit pa lang, ang galing na naman Chinese. So, nag-buffer bigla yung mga nanonood eh, no? Ayan, nakarelate ba kayo? Ayan. So, ayan po. And next, anong country po yung pinuntahan ko? Ang hirap talaga mag-talk pag walang, ano eh, no? Yung interaction. Ayan. So, yung next po na pinuntahan ko po is Thailand. Wow. So, ayan. So, sa Thailand po, ang hindi ko po makalimutan sa Thailand, yung mga pagkain po dyan dahil sobrang anghang, yung anghang ba? Ang anghang, masasarap yung pagkain nila, alalaki ng mga Buddha, di ba? Pero yun yung tumatak sa amin dito sa Thailand, yung mga pagkain nila, sobrang sarap at sobrang anghang. Kaya thank you dito sa opportunity na to dahil nakapunta po ako sa Thailand ng libre, di ba? Next. Ayan, so Taiwan naman. Ayan po, nakapunta din po ako sa Taiwan. So, ang tumatak po sa akin dito sa Taiwan is yung yung flower. Ayan po. Tsaka yung street foods. Ayan, ang dami pong street foods dito sa Taiwan. So, alam mo yung may mga exotic foods din diyan, no? So, ayan po. Nakapunta po ako sa Taiwan. So, next, ano po yung country na napuntahan ko? So, ito po last year lang, nagpunta po kami sa Korea. Yes! So, sa Korea po, sa Jeju Island, nakapunta po kami dyan. And ang tumatak po sa akin dito sa Korea is yung special nilang kimchi. Di po ba? So, unlimited po yung kimchi dyan sa Korea. Sobrang sarap ng kimchi. And syempre, ilang araw po kami dyan, siguro mga 5 days po kami dyan sa Korea, sobrang nag-enjoy po talaga kami. Ang dami namin pinuntahan, di po ba? So, ano pa? Ito yung isa sa mga bucket list ng karamihan, no? Even yung mga celebrity po na Hollywood or dito local celebrity, gustong-gusto po nilang makapunta ng Maldives, di po ba? Pero because of this opportunity, guys, kahit sino ka, kahit anong status mo sa buhay, kahit ano ka pa, di ba? Pag sinubukan mo itong opportunity na to, makakapunta ka ng Maldives ng libre. Yes! Diba? So, ano yung tumatak sa akin dito? Unang-unang tumatak sa akin dito sa Maldives, sobrang nangitim po ako. Sobrang nangitim eh, no? Grabe po yan. Grabe po yung, kumbaga sobrang ganda po. Yung sinag ng araw, dyan, hindi mo siya ramdam na mainit. Pero, siguro mga 5 days or 1 week kami dito sa Maldives. Pag uwi ko ng Pilipinas, doon ko lang nakita na nasunog pala talaga yung mukha ko. Pero ang malupit doon, ikukwento ko lang po sa inyo na sobrang bucket list ng karamihan dahil
hindi din po biro yung expenses mo dito, yung gastos mo dito, no? Pero because of this opportunity, libre po na nakapunta kami ng Maldives. Kaya ikaw, kung isa ka sa mga mahilig mag-travel, no? Isa ka sa mga mahilig mag-travel kung saan-saan, ito yung para sa'yo, ito yung opportunity na para sa'yo. Diba? Maldives! Yes! Yes! So, bago ako mag-upisa, meron po akong napajoin dito. Ayan, shoutout ko lang si Hanley Monleon from Maldives. Ayan, isa po siyang technician dito sa hotel, sa pinuntahan namin, sa pinag-istayan namin. And alam nyo guys, kung hindi po ako nagkakamili, ang per day na gastos po namin dito, siguro mga naglalaro sa 80 to 100,000 per day ang gastos. Okay, yung hotel, yung food, ang lipod na sila nyo. Di po ba? So meron akong na-meet dito na Pinoy na dito nagtatrabaho sa Maldives. So in-approach niya ako, in-approach ko din siya. Nag-approachan kami. So maganda rito, na-amaze po kasi siya na ito lang yung, kumbaga, ito yung company for the first time na nakapunta ng Maldives na sobrang dami namin distributor. Di po ba? So na-amaze siya dahil parang isang eroplano kami na nagpunta dito, no? Kaya, kumbaga, sabi ko nga ang tao pala, pag sarado yung isip, kahit maganda yung sinasabi mo, hindi niya ma-absorb. Pero, pag bukas ang isip mo ngayon, lahat ng magandang sinasabi sa'yo, ma-absorb mo. Diba? Kasi bukas yung isip mo. So, ganun yung nangyari sa kanya. And, kumbaga, walang sabi-sabi, nag-join po agad yung tao ngayon. Ngayon, ang mga nagjo-join po sa kanya is mga lokal, mga Maldivians. Mga lokal po na nagtatrabaho doon, na doon po pinanganak sa Maldives. Yes! Next! Ayan! So, tapos na po ako. May ilang minuto na ba ako? May isang oras na ba ako? So, didiscuss ko na po sa inyo, paano ka magiging part ng company? Paano ka magiging part ng community? Ano yung first step na gagawin mo? Eh, naniniwala po ako na kung ano po yung pinakita ko sa inyong resulta ngayon, naniniwala po ako na gusto nyo rin po yun. And, syempre, para mangyari sa'yo, yung nangyari po sa amin, dapat willing ka lang sububok, willing ka lang gawin kung ano yung ipepresent ko sa inyo. And again, sabi ko nga, kumbaga, kung hindi mo to susubukan, hindi mo malalaman na para sa itong opportunity. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is business. And syempre, derechahan po tayo para, ayoko, kumbaga, kung tatanungin kita, ano bang gusto mo, paligoy-ligoy, derechahan. Syempre, mas maganda, derechahan po. Tama po ba? Yes. Tama po ba? Yes. Yes. Di ba? Grabe. So, derechahan po. Ngayon, pag-uusapan po natin is business. And syempre, pag sinabing negosyo, syempre, may kapital po ito. Tama? And ang prinsipyo ng negosyo, kung gusto mo kumita ng malaki, dapat ang kapital mo malaki din. Pag maliit lang ang kapital, maliit lang din yung babalik. So, ito yung opportunity na kung saan sobrang liit lang po ng kapital. And isang beses ka lang maglalabas. Okay? So, ibig sabihin po, isang beses ka lang maglalabas habang buhay mo siyang mapapakinabangan. Okay? So, ano po yung magkano po yung kapital? Huwag mo muna tingnan kung magkano yung ilalabas mo. Ang tingnan mo muna, ano yung babalik at ano yung benefits na makukuha mo. Okay? Next. So, welcome po sa Empowered Consumerism. So, ito po yung kapital na ilalabas mo dito. Kailangan mo lang pong bumili ng package. So, yung package po is nagkakahalaga siya ng 8,999. Okay? So, kung hindi mo makikita itong benefits na to, kung ito yung nakikita mo, isa lang ang tumatakbo sa isip mo at isa lang ang alam ko na tumatakbo sa isip mo. Pwede mong sabihin, mahal. Okay? Ngayon, ipapaintindi ko po sa inyo, kung gastos po yung pag-uusapan natin, mahal po yan. Tama? Pero kung negosyo, yung itatayo mo, sobrang liit lang po yan. Kasi alam niyo kung bakit po? Alam niyo kung bakit? Okay. Ayun. So, yung 8,999 po sa panahon po ngayon. Tingnan niyo po to, ha. Pag pumunta ka ng mall,
at napadaan ka sa mga tindahan ng cellphone, tama? Like sa Apple, di ba? Yung 8,999, presyo na lang po yan ng cellphone. Pero bakit maraming bumibili ng cellphone? Dahil gusto nila. Ibig sabihin po, pag gusto mo pala, may paraan. Pagka ayaw mo, marami pong dahilan. Tama po ba? Pumunta ka sa ano sa mga Nike na store, yung mga naglalabasan ngayon ng mga rubber shoes. Grabe po yung presyo nila, pero ang tanong doon, naglalabas sila ng ganong price ng sapatos, pero marami pa rin bumibili. Kasi nga, gusto nila yun eh. So, bakit ko po ito in-explain sa inyo? Bakit ko po pinapaintindi sa inyo to? Dahil sa halagang 8,999 po, makakapag-start na po kayo magnegosyo. Okay po? Ngayon, ang maganda dito, huwag mo muna titingnan yung ilalabas. Ang tingnan mo, kung magkano yung babalik sa'yo or gano'ng kadami yung babalik sa'yo. So, number one, isa sa mga beneficyo po na babalik sa'yo is yung produkto. Meron ka ditong nagkakahalaga ng 13,000 to 15,000. Meron po tayong mga packages na pagpipilian. Okay? Merong package na nagkakahalaga ng 13,000. Merong package na nagkakahalaga ng 15,000. So, mamimili po kayo. And ang produkto po natin, marami po tayong products. Okay? So, isa lang po yung in-explain ko sa inyo kanina. Yun po yung pinaka-flagship products natin, yung C24/7. Pero, napakadami po nating produkto. Meron po tayong sabon, meron po tayong toothpaste. Okay? Ito po yung latest na products namin, yung Ultra Edge 2. Ayan po. So, marami na rin pong testimonies to na ang karamihan na natulungan itong product na to is, ang sabi nga nila dito is miracle water. Okay? Kasi bakit? Yung tubig na ordinary na sinalin dito at naging molecular hydrogen siya, so pag ininom mo, ine-energize ka. So may mga, meron na rin mga ahensya or agency or company na naglalabas nito is katulad nung, kung familiar po kayo kay Belo po, ano? Si Belo po, meron din siyang ganito na nagkakahalaga, itong mga 100,000. Pero same lang yung effect, nakakatulong din, pero mas mura po dito sa empowered consumerism. Okay? So, ano pa? Okay, tatanungin po kita. Sa 8999 na nilabas mo, di ba sa produkto pa lang, sa products pa lang, bawi ka na. Okay, ang maganda dito, meron din po siyang pangalawang benefits. Ano yun? Personal accident insurance. Ayan. So, yung personal accident insurance natin is nagkakahalaga po yan ng 200,000 pesos. Paano ba yan? Okay. Sample, merong nag-join, merong nag-member. Hindi inaasahan, yung nag-join po, na-aksidente. Nung na-aksidente, namatay. Nung namatay, since member po siya ng Empowered Consumerism, may makubuhay yung pamilya niya ng 200,000 pesos. Okay? At ang maganda po rito, maganda eh, no? 899 lang po yung nilabas mo. Pero ang point dito, dahil member ka dito ng Empowered Consumerism, yung pamilyang naiwan niya, merong 200,000 pesos na personal accident insurance. So, hindi po natin ina-track yung aksidente. Pero lagi po itong sinasabi, na ang aksidente parang magnanakaw. Hindi mo alam kung kailan. Ang mahalaga, nag-join ka rito, sumubo ka rito, ang mahalaga, naka-insured ka. Okay po? So, yun po yun. And pangatlo, meron po tayong tinatawag na scholarship certificate. Okay? Or scholarship program. Ito yung isa sa dahilan bakit maraming nag-join, even dito sa mga, even mga OFW, no, yung mga kababayan nating OFW na bakit sila nagjo-join dito, dahil marami silang gustong pag-aralin ng mga kamag-anak nila or anak nila na nandito sa Pilipinas, na habang nagtatrabaho sila abroad, gusto nila magpa-aral. And ang maganda po kasi dito sa scholarship natin, okay, Luzon, Visayas, Mindanao, nasa 500 schools po yung naka-tie up schools natin dito sa Empowered Consumerism. So, i-detail ko lang kung ano yung proseso at
paano mo magagamit yung certificate. Okay, kasi marami nagtatanong paano ba gamitin yung certificate na yan. Okay, pagbili mo ng package, automatic may certificate po yan. Kahit hindi ka active dun sa negosyo na papasukin mo, yung certificate mo, pwede mong gamitin. Okay? Ngayon, may mga nagtatanong, hindi naman ako mag-aaral na. Anong pwede kong gawin dun sa certificate? Ang maganda po dito, dun sa certificate po, pwede mo po siyang ipamigay. Bakit? Kasi transferable po siya. Okay? So, halimbawa, ayaw mo mag-aaral, pero meron kang gustong pag-aralin, o pwede mo siyang iregalo, pwede mo ipamigay. Okay? Yung school po, depende yan sa school. May mga school na nagbibigay po dito ng 25%, 50%, hanggang 100% discount. Okay po? So, kung ang mapipili ng bata na pinagbigyan mo ng certificate is 100% discount yung napili niyang school, ang babayaran po ng bata is miscellaneous na lang. Libre na po yung tuition fee. Inom lang po ang muna ako. So, malaking tulong po ito. Let's say, kung halimbawa, tinan nyo to ha, mas gusto kong pag-usapan itong scholarship eh, kasi alam natin sa panahon ngayon, ang hirap po magpa-aral eh, no? Especially sa mga kababayan nating OFW, di ba? So, para mas ma-appreciate nyo po itong package na to ha, imagine, merong isang school ang nag-o-offer 100% discount. Let's say kung 10,000 yung tuition fee nila, okay, per sem, okay, sample lang ha, 10,000 yung per sem nila. So, ang babayaran ng estudyante, miscellaneous na lang, libre na yung 10,000 na tuition. So, magkano, sabi natin, magkano yung miscellaneous? Sabi na lang natin, 1,000 pesos or 2,000 pesos yung miscellaneous fee. Magkano na save ng magulang? E di, 8,000, eh sa isang taon, ilang sem? O 2 sem. So imagine ah, kung 8,000 yung na-save mo dahil nagbayad ka ng 2,000 na miscellaneous fee, i-times mo yung 2,000, yung times mo yung 8,000 sa 2 sem, 16,000 po ang na-save nung anak mo sa loob ng 1 year or even ikaw ang naka-save ng 16,000. Eh paano kung yung anak mo 4 years course yung kinuha, no? So 16,000 times mo sa 4 years. So, yun po yun. Magkano yun? 64,000. 64,000 yung na-save mo. Magkano lang po ang nilabas mo? 8,999. Yes. Di ba? So, yun po. Yun po yung isa sa dahilan bakit marami pong sumusubok at nagjo-join dito sa Empowered Consumerism. Ano pa po yung benefits? Teka lang. May nagtanong. Ayan, paano yung certificate, paano yung sa scholarship? Wala pa pong gagamit. Ano pwede mangyari? May expiration ba yan? Wala pong expiration. Yun po yung kagandahan, di ba? Oh, biro-biruan nga po eh. Sabi nga nila eh, kahit yung bata po gagawin pa lang mamaya, scholar na po 'yon. Yeah. Mawa naman kayo. Tama. Diba? So ano pa? Pang-apat na benefits po, meron kayong pre-medical check-up. So, libre po yung check-up. So, may mga clinics tayong nakatayap dito, Luzon, Visayas, Mindanao. And meron din po kayong free cardio pulse. Yung cardio pulse po is certificate po yan na itetest yung artery mo connected sa puso mo kung gano'n na siyang kadami ang bara. And number one cause of death sa panahon po ngayon is heart attack. Di po ba? Mm-hmm. Sabi nga, traitor po yung atake na yan. Kaya maganda, pag nag-join po kayo at bumili kayo ng package, mas maganda, magpa-cardio pulse ka, meron po yung level by level. May level 1, level 2, level 3, hanggang level 7. Pag level 7 ka, ibig sabihin, anytime pwede ka pong atakihin. Pero pag level 1 ka, ibig sabihin excellent, healthy po yung artery mo, connected sa puso mo. Okay? Ano pa? Magkakaroon po kayo ng webpage dito. Yung date, DTC, ibig sabihin po niyan is distributor tracking center na kung saan yung negosyo po natin is online. So, through internet, mamomonitor mo po siya. So, ito yung lumalabas na sekretary mo sa business. Ano pa? 50% to 25% to 50% ka lifetime
sa lahat po ng products. So discounted po kayo doon. And meron po tayong free Sodexo. Yung Sodexo po is para siyang gift check, good as cash. So libre po yun. Pwede mong ipamili sa SM, sa Robinson. Okay, Sodexo po ang tawag doon. And sabi ko nga, yung travel incentives, every time na ginagawa mo yung negosyo, nagkakaroon ka ng points, and yung points, pwede mo siyang i-convert sa travel. So, ayun po yun. Since nakita nyo kanina, ang dami ko pong bansa na napuntahan, yun po yun, libre po yun. Okay? So, next. So, pag-usapan po natin, paano ka kikita. So, eto po, business na ito, pwede mo pabalik muna. Ayan. So guys, bago ko explain sa inyo kung ano yung business side, gusto ko lang pong i-clear sa inyo na ito po yung nilabas mo, 8,999. Okay? Sa 8,999 na nilabas mo, ito po yung benefits. And naniniwala po ako na kahit hindi ko naririnig yung sagot nyo, naniniwala po ako na yung 8,999 na nilabas mo, sa benefits pa lang, bawing-bawi ka na. Yes. Tama mo ba? Yes! Yes! Di ba? Kaya ito yung negosyo na hindi ka pa nagtitinda, pero yung perang nilabas mo, bumalik na. Okay? So, pag-usapan po natin, paano ka naman kikita dito? So, ito yung exciting part. Depende sa'yo kung gagawin mo yung business side. So, maraming mga nagtatrabaho, mga empleyado, mga OFW, na ginagawa po itong business side part-time. Okay? So, pag-usapan po natin. Sige, next. So, pwede po kayong magbenta-benta rito. Okay? Number one, ways to earn, pwede ka magbenta-benta. So, optional to. Pag sinabing optional, kung gusto mo magbenta, pwede. Kung ayaw mo, okay lang. So, hindi kayo obligan ng company na magbenta ka ng ganito. Diba? So, kami po, bumibili kami ng produkto para gamitin. Pang-user. Ako po, bumibili po ako ng product pang-user ko po personally. Yung pagbebenta po, optional na lang kung gusto mo siyang gawin. May mga tao kasi na magaling magbenta. May mga tao na ayaw din magbenta. Di ba? Ang point lang dito, hindi ka obligado. Kung anong gusto mo, yun ang gawin mo. Magbenta ka or gumamit ka. Okay? So, next. Ito po yung ginagawa namin. Okay? So, yung pangalawang kitaan is direct referral bonus. Ibig sabihin po, ang negosyo mo, mag-uumpisa lang sa dalawang tao. So, imagine, ikaw po to, okay? So, mag-i-start lang sa dalawang tao. And every time na meron kang ma-invite dito, at yung in-invite mo, katulad mo na nag-join din, katulad mo na binili din yung package, no? Every time na meron kang ma-invite dito, meron kang 700 pesos. Okay, so let's say meron kang 10 na na-invite. Okay, yung 10 na yon bumili ng package. Since ikaw ang nag-imbita, babayaran ka na ni Empowered Consumerism ng 7,000. So, sa 10, paano kung 20? Eh di meron kang 14,000. Ngayon, ito yung tanong, ayan, bago lang ako. Sino magpapaliwanag yan? Eh, bago lang ako. Ito nga po yung kagandahan. Nakita nyo po, yung mga kinita ko kanina, through Facebook, meron na po tayong system. Meron na po tayong presentation sa Facebook na ipo-forward mo lang yung video, magkaka-idea na siya. Okay, parang ganito. Itong presentation po to sa mga kakilala mo na gusto mong i-share itong opportunity na to. Ang maganda po dito, kami po yung nagsasalita, and pag nag-join po yun, sa'yo po makupunta yung 700. Okay po ba yan? Okay. So, ang sistema, dalawang tao lang. Left side, tsaka right side. Okay, dalawa lang po yung kailangan mong tao dito para mag-materialize yung business na pinasok mo. Okay? So, next. Ayan. So, yung pangatlo po is yung match sales bonus. Ibig sabihin, bukod po dun sa direct referral na 700, ibig sabihin po dito, imagine guys, every time na may papasok sa left side mo at sa right side mo, meron po kayong 1,800. Okay? So, yun po yun. Ibig sabihin, meron ka pang additional na bonus na 1,800. No? So, may pumasok sa left, may pumasok sa right, meron ka 700, may 700 ka, tapos nag-pair or nag-match, meron ka pang 1,800. Ibig sabihin po, sa dalawa na nag-join sa'yo, meron po kayong 3,200 na income galing sa Empowered Consumerism.
Yes. Palakpakan nyo naman. Yes! Yeah. Okay. So, shoutout ko lang po sa mga 383,000 viewers natin around the globe. Shoutout po yan. Okay, so guys, ipapakita ko po sa inyo yung one-year projection. What if, next. Ito po, guys, imagine this. What if meron po kayong napajoin na dalawa at yung dalawa, nakapagpajoin lang din po ng dalawa every month. So, ang tawag po dito sa is power of two. Ibig sabihin po, sa loob lang ng one month, dalawa lang po ang pwede mong mapajoin. Ano yung pwedeng mangyari sa'yo or anong pwedeng mangyari sa 8,999 mo sa loob ng one year. So, tingnan nyo po. So, papakita ko po sa inyo yung first month, okay? Sabi na lang natin yung first month mo, dalawa lang yung napajoin mo. Dalawa. Ayan, dalawa. So, meron kang income na 1,800. Yun yung first month mo. Ngayon, yung dalawa, tuturuan lang po natin sila na kapag makapag-invite din at makapagpa-join din ng tigda dalawa. So, meron din po kayong income na 3,600. Nakikita nyo po ba? Yes. Nakikita ba siya? Okay. Yes. So, pang third month mo, hindi na po ikaw yung nag-i-invite dito. Eto na po. Meron po kayong income na 7,200. Pang fourth month mo, 16 ang nag-join. Meron po kayong income na 14,400. So, nagtuloy-tuloy po siya, na-duplicate siya, dalawa lang po ng dalawa, yung nag-join. And pang fifth month, meron pong 32 na nag-join. Okay? 28,800 yung kinita mo. Imagine guys, nakaka 5 months ka pa lang, eto na yung total na kinita mo sa 5 months. And magkano lang ba yung nilabas mo? 8,999. So, ito, pinapakita ko sa inyo to. Actually, trabahong tamad po ito. Kasi bakit? Dalawa lang eh, sa isang buwan. And alam nyo guys, meron po nakakapagpa-join dito ng 5, 10, 20, 30, 50 sa loob ng 1 month. And ito po, dalawa lang ng dalawa, ito yung pwede mangyari sa'yo. So, ituloy po natin. Pang 6 months mo, naging 57,600 yung kita mo. 7 months, 115,200. 8 months, 230,400. 9 months, 460,800. 10 months, 921,600. Pang 11 months mo, 1,080,000. 12 months mo is 1,080,000. So, pag tinotal mo to guys, yung kinita mo sa loob ng 1 year is 4,400 pesos. Yes! Diba? Yes. So, guys, simple lang. Kung meron kang 8,999 sa bulsa mo ngayon, at ilagay mo yan sa bangko, isave mo yan. Magkano ang kita niyan sa loob ng 1 year? Hindi siya kikita ng ganito sa loob ng 1 year. Pag sinubukan mo tong opportunity na to at yung 8,999 mo nilagay mo rito, hindi ka man kumita ng 4 million. Kahit kalahati na lang nito, hindi pa rin masama. Yes. Kalahati ng 4 million, 2 million, hindi pa rin masama. Sa 1 year, hindi pa rin masama. O kahit nga 1 million ng 1 year, hindi pa rin masama. O kahit 100,000 na lang sa loob ng 1 year, hindi pa rin masama. Ano yung point? Pag yung pera mo nilagay mo sa bangko, hindi yan kikita ng 6-figure sa loob ng isang taon. Tama po? Yes! Yes! Di ba? Kaya ito yung projection sa 1 year ng 8,999 mo, dalawa lang po ng dalawa. Okay? So, next. So, meron, ito po, actually malapit na po akong matapos. And ito pong discussion na to is, kung gusto mong kumita ng mabilis na katulad na nangyari po sa akin at sa karamihan, no? Kasi karamihan po nang naging mabilis na resulta dito, parang ganito po.
Kaya po ako nagkaroon ng mabilis na sasakyan or nakabili ng mabilis na, resulta or nagkaroon ng mabilis na, resulta is hindi lang po kasi isang account yung kinuha ko. Ibig sabihin po, pwede ka kasi dito na yung pangalan mo, pwede mo siyang gawing 3, pwede mo siyang gawing 7, pwede mo siyang gawing 15. Okay? Pag nag-single account ka, ang tawag sa'yo is starter. Pag nag-three accounts ka, ang tawag sa'yo is entrepreneurial businessman. Okay? Pag nag-seven accounts ka, ang tawag sa'yo is international builders. So, ako po, nung na-invite po ako dito, ang una ko pong kinuha, ano po agad ako, nag-international builders po agad ako. So, nagsanla lang po ako ng ATM. So, hindi po alam ng asawa ko yon. Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Nagsanla po ako ng ATM, hindi alam ng asawa ko. Kasi, isa lang po yung prinsipyo ko. Sabi ko, yung pera, pag nawala, pwedeng bumalik. Pero yung opportunity, yung oras, yung panahon, pag lumipas, hindi mo na maibabalik. So, sabi ko, yun po yung naging mindset ko. And nakakatawa po, kaya yung resulta ko, dahil multiple accounts po yan. Wala itong pinagkaiba sa traditional. Iko-confirm mo lang po ah. Ano yung traditional business? Halimbawa, wala itong pinagkaiba sa franchising eh. So halimbawa, operator ka ng taxi. Okay? So halimbawa po, ang taxi mo, isa lang. Pag isa lang ang taxi mo at yung taxi mo nasira, okay? Ano? Ano po ba? Kung yung taxi, kasi tumigil dito eh. So, halimbawa po, no, yung taxi mo, isa lang. Let's say, nasira yung taxi mo. Pag nasira yung taxi mo, ibig sabihin po nun, wala ka ng biyahe. Tama? Wala ka ng biyahe kasi sira yung taxi mo eh. Pero what if ganito? Sample, ikaw yung operator, nangambital ka ng malaking pera. Ang ginawa mo, bumili ka ng 10 taxi. Diba? Ikaw yung operator, diba? Ang malupit dito, sa hindi inaasahan, merong or nasira yung 5 taxi. So, since 10 yung taxi mo, nasira yung 5, di ba meron pa rin 5 na natitira na pwedeng bumiyahe? So, yun po yung kagandahan kung i-compare mo siya dito. Dito sa strategy na to, advantage ng multiple accounts. Kasi, sabi ko nga, pag nag 15 accounts ka, or nag 7 accounts ka, times 7, yung pwede mong kitain dito. Okay? So, ito po yung amount. Yung first account, 8999, isang account. Ito times mo lang po yan. Sa 3, ito times mo lang po yan sa 7. Yung 3 accounts is 26,997. Yung 7 accounts is 62,993. So, magkano yung potential income pag kung ano man yung pipiliin mo? Next. Yung potential income po ng first account, ano yung potential income? Ibig sabihin, yung maximum na pwede mong kitain sa isang account. Yung first account mo po is 36,000 per day ang pwede mong kitain. Sa loob ng 1 week, 252,000. Sa isang buwan is 1 million. Yun po yung first account. E paano kung nag-3 accounts ka? 108,000 pesos sa 1 week. Sa 1 week po is 756,000 per week. Sa isang buwan is 3,024,000 sa loob ng 1 month sa 3 accounts. Paano kung nag 7 accounts ka? Okay, yung 7 accounts po is 200,000 pesos per day. Sa loob ng 1 week is 1,764,000 pesos sa loob ng 1 week and sa loob ng 1 1,056,000 pesos sa loob ng 1 month. Okay? So guys, pinapakita ko sa inyo ito. Pwede yung iba sa inyo nalulula sa laki ng kitaan. Okay? Uulitin ko po sa inyo. Ang dinidiscuss ko po sa inyo, negosyo po. Okay? Ulitin ko po ha, negosyo. Hindi ka po dito empleyado. Ibig sabihin, pag negosyante ka, ikaw yung nagdi-declare kung magkano yung gusto mong kitain. Unlike sa employment, no? Kahit anong sipag mo dyan, tamad ka man o masipag ka, pagdating ng A15 katapusan, fix po yung sahod natin. Like dito,
Okay, kaya ako ito pinapakita sa inyo kasi negosyo po ito. Kung meron kang kakilala na nagninegosyo ngayon o yung malalaking negosyante, okay, maliit pa po ito doon sa mga kinikita nila. Kasi yung ano ba yung malalaking negosyo? San Miguel Corporation, di ba? SNDC, malalaking negosyo po yun. And hindi lang ito yung kinikita nila. Kaya ngayon pa lang po, dapat masanay ka na sa ganitong income kung gusto mong talagang magkaroon ng magandang resulta dito. So, karamihan, guys, ako po, ang ginawa ko, nung nag-7 accounts po ako, nung kumita po ako, ang ginawa ko, nagdagdag po ako ng accounts. Okay? Ano yung ginawa ko? Next, ito po. Ito yung exciting. Nag-15 accounts na po ako. Kinumpleto ko po yung 15 accounts ko. Ibig sabihin, yung pangalan mo, pwede mo yan i-maximize hanggang 15 accounts. Okay? So, ang 15 accounts ko is 134,985 pesos. Okay? Kung i-compare mo to sa traditional business, ano yung negosyo na pwede mo tayo kung ang capital mo 134,000? Sige po, mag-isip kayo. Ano yung negosyo na pwede mo itayo? Ako po, nung nagtatrabaho po ako sa LBC, nag-loan po ako. Nung nagtatrabaho pa po ako, ikukwento ko lang po sa inyo. Nag-loan po ako sa banko ng 300,000 pesos. Bakit? Nung 2004, kung hindi po ako nagkakamali, nung 2004-2005, kasagsagan po ng internet shop. Diba? Halos kanto-kanto may internet shop. So, anong ginawa ko? Nakiuso po ako. Nakigaya po ako. Nagtayo din po ako ng computer shop. Nag-loan po ako ng 300,000 pesos. Magkano ang isang computer? O, pagpalagay na lang natin, 20,000 po ang isang computer. 10 computer po, starting. 10 yung computer ko, 10,000 ang isa. 10 computer, 200,000 na agad. May natitira akong 100,000. Saan ko ginamit yung 100,000? Sa pagpapaayos ng ng computer shop. At the same time, yung mga business permit, okay? Yung renta, so yun po yun. So, pag tinotal mo, nasa 300,000 yung kinapital ko po. Good news, guys! Yung first month, ha? Maganda po yung kinikita ng computer shop. Bakit? Bago kasi. So, lahat ng mga bata, lahat ng mga nakaalam na may bagong computer shop, lahat po sila doon nagre-rent. Ako po, hindi po hands-on doon sa traditional or doon sa tinayo kong negosyo kasi nagtatrabaho po ako eh. So, nag-hire lang ako ng isang tao na siya yung tututok doon sa computer shop. Okay? Guys, sa negosyo, lalo na kung magta-traditional business ka, eto lang yung natutunan ko. Dapat pala, pag nagtayo ka ng traditional business at malaki yung capital mo, dapat pala hands-on ka. Alam niyo kung bakit. Ang nangyari po dun sa negosyo na tinayo ko, yung one month, kumita po siya ng maganda. Hindi naman ganun kalaki. Pero ibig sabihin, kumita pa rin siya kasi nga, ang dami nagre-rent. Yung second month, hindi na po siya ganun kalaki ang kinikita. Bakit? Hindi ko alam kung ginogoyo na ako nung taong hinayer ko. Tama? So, hindi na kumpleto yung pumapasok na pera. At the same time, weekly, nagkakaroon po ng sira yung computer. Okay? On the third month, good news guys, sinarado ko na po yung computer shop. Yun po yung nangyari. Kasi bakit nga? Ang nangyayari, lumalabas na po yung puro palabas na po ako dahil ang nangyayari, weekly, sira po yung computer dahil may virus daw. Kaya sad to say, ang ginawa ko po, pang 3 months po, sinarado ko yung computer shop para lang maging pera yung computer, binenta ko po siya ng 10,000 each. So may bumalik pa rin sa akin na 100,000. So ano yung point? Kinoconnect ko lang po ito na what if meron kang 134,000 ngayon, eto na lang yung gawin mong negosyo. Bakit? Pag nakapital ka ng 134,985, okay, immediate return of investment na babalik sa'yo is 235,400. Bakit?
Kasi meron ka agad produkto na nagkakahalaga ng 195,000. Ibig sabihin, si produkto po, pag naibenta, may babalik na 195,000. Tama? Eh, yung produkto natin, movable. Pag sinabi movable, mabilis pong maibenta kasi supplement. Kailangan ng tao. Tama po ba? And ang maganda po dito, meron ka agad outright income na 40,400. Pag sinabi mong outright income, meron ka agad kita. Wala ka pang ginagawa. Wala ka pang, hindi ka pa nagtitinda. Wala ka pang ginagawa. Yung perang nilabas mo, bumalik na agad sa'yo. So, 235,400 yung perang, 134,985 lang yung nilabas mo. Yes. Diba? Yes. Kaya, guys, huwag kayong magulat. Bakit may mga OFW na nakakapag-forgood dito sa Pilipinas because of this system, itong 15 accounts? Bakit may mga member sa Pilipinas na magugulat ka, yung kapitbahay mo, after ilang months lang, nagkakotse, after ilang months lang, umalis na doon sa lugar na yon, nakabili na pala ng bahay, sa subdivision, because of this kind, or because of this system. Okay? So, kung may capital ka lang din po, at gagawin mo to, at siseryosohin mo to, ito po yung sinasuggest ko sa inyo. Pero kung gusto mo siyang subukan, yung 8,999, okay lang din po yon. Pero kung utak negosyante ka, gusto mo talagang kumita ng mabilis, ito po yung sinasuggest ko. And gusto ko pong makita sa inyo, gusto ko pong maipakita sa inyo, ano yung pwedeng mangyari pag nag 15 accounts ka at nakapag-invite ka na din. Okay? Sige po, next. So ito po, clear ba sa video? Yes. So ito po, ipapakita ko lang po sa inyo, okay? Ano yung pwedeng mangyari sa accounts mo, sa in-invest mo na 135,000? Na what if meron ka nang napa-join na katulad mo? O sabihin na lang natin, ito po ah, nag 15 accounts ka, 15. Okay? Sabihin na lang natin, what if meron kang nakuha na 16, 16 na tao na isa lang yung isang tigi-isang account lang ang minember nila. Tigi mo one account lang, yung 8999 lang. Magkano ang kikitain ng 15 accounts mo? Ang kikitain po niyan is 99,400 pesos. Yung total na kinita ng 15 accounts mo. O, one account lang yan ha. E paano kung yung 16 na tao nag 3 accounts? Magkano ang kikitain ng 15 accounts mo? 214,000 po. Nag 3 accounts lang sila. Tama? Paano kung yung 16 na tao nag 7 accounts? Magkano kikitain yung 15 accounts mo? 437,800 pesos. Nag 7 accounts po yung 16. Ito malupit. Ito po malupit. Since 15 accounts ka, lahat ng kinausap mo, ginaya ka. Nag 15 accounts din. Magkano kikitain yung 15 accounts mo? 891,400 pesos. Tama? So, ang malupit dito, kaya po tinawag na 900,000 program. Kaya po namin to tinatawag na 900,000 program dahil sa ganito pong sistema. Ito yung nakakabaliw, guys. Ito po yung nakaka-excite. No? First wave po ang tawag namin dyan. Ano yung first wave? Ibig sabihin, yung 16 na tao, yun yung first wave na ikaw yung nakapagpa-join. Paano kung sila naman yung nakapagpa-join, hindi na ikaw? Ang tawag doon is second wave. Yung second wave, okay, magkano ang kikitain ng 15 accounts mo? Ang kikitain po niya is 13,824,000 pesos. Yun po yung second wave income. Kaya tinatawag namin tong sistema na to, tong programa na to, na 900,000 program up to 13 million income. Tama? Yes. Pwede na? Yes. Di ba? Yes. Kaya guys, sabi ko nga eh, kung gagawin mo lang din to, ang effort ng isang account at ang effort ng 15 accounts, same lang.
Parehas lang ang effort niyan. Bakit? Nag-i-invite ka lang din. Tama? Yes. Pero, pagdating po sa resulta, napakalaki ng difference niya. Kaya, sa akin lang po, pinakita ko po sa inyo itong system na to. Kung meron ka lang din kapital, ito po yung gawin nyo. Dahil itong opportunity na to, na pag sinubukan mo, ito po yung pwede mangyari. Dahil, kaya ko to in-explain sa inyo, ito po yung nangyayari ngayon sa amin. Yes. So, yun lang guys. I hope na meron po akong na-share na magandang opportunity sa inyo. And, ang sa akin lang po, siguro last message ko na lang po, balikan mo po yung taong nag-share ng video na to sa'yo. So, kung napapanood mo to ngayon, balikan mo yung taong nag-share ng video na to sa'yo. And, ikaw mismo yung magtanong sa kanya, paano mag-start, saan ko ipapadala yung pera, para maumpisahan mo na. Kung wala kang pera ngayon, gawan mo po yan ng paraan. Huwag mong isipin na problema yung ilalabas mo dito. Isipin mo, solusyon siya sa matagal mo ng problema. Tama? Kasi kung sasabihin mo sa akin, maganda yung produkto nyo, maganda yung negosyo nyo, kaso wala akong pera. Guys, matagal mo ng problema yan. Ang tanong, hanggang kailan mo siya po problemahin kung hindi ka gagawa ng paraan. Yes. Tama? Nakita mo na tong opportunity na to, nasa sa'yo na lang kung gagawa mo siya ng paraan para may mabago sa buhay mo. Sabi ko nga, kung wala kang babaguhin sa ginagawa mo, yung resulta mo, paulit-ulit lang. So, meron ako ipapakita sa inyo ano yung nangyari sa akin. Ayan na. Ayan, di ba? So, ito po, ayan po ako dati. Ayan, o. Di ba? Sobrang itim. Di ba? Kasi bakit? Truck driver, bilit na bilit sa araw. Pero ito na po ko ngayon. Di ba? Gwapo po ba? So, ang sa akin lang po, guys, kung hindi ko sinubukan tong opportunity na to, wala ako ngayon sa harap nyo, uulitin ko po, kung wala kang babaguhin sa ginagawa mo, yung resulta mo paulit-ulit lang. So, ang sa akin po, kaya ako nabago yung buhay ko dahil sumubok po ako. Ngayon, kung gusto mo pong mabago yung buhay mo, sumubok ka lang din. At pag ginawa mo to, pagtulungan natin, matupad lahat ng pangarap mo. Thank you guys! Maraming salamat! Yes! Power! Yes!